Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective reading, Love and Money. Take only what resonates. Since collective ito, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon, okay? Kung hindi ka makarelate, okay lang yan. Maaaring may tao or may mga viewers tayo ngayon na para sa kanila ang reading na ito. Okay lang yan. May next time pa naman, may ibang readings pa naman tayo. Check mo na lang dyan sa ibang videos natin. So let's start. This is for collectives. Money and love. So kunin muna natin yung pinaka-general situation mo ngayon para malaman natin kung para sa yung reading na ito, kung makaka-relate ka dito sa main energy. Okay, your main energy is the Knight of Wands and the Four of Wands. Ah, meron din pala tayo ditong Page of Wands and the Chariot and the Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. Cancer is also here. So sa nakikita natin, I feel like either meron kang iniisip ngayon na pwedeng may kinalaman sa pagta-travel, pwedeng napapag-usapan na yan ngayon. It has something to do with new beginning na may kinalaman sa pagta-travel or stability, career, ganyan. And nakikita natin na nagkakaroon ka na ng communication with someone na pwedeng malayo na rin sa'yo with the world regarding dito sa iniisip mong pagta-travel na ito. This is, yung iba sa inyo pwedeng hindi pa naman pag-uusapan yung pagta-travel mismo, but yung pag yung thinking or yung pag-iisip mo na mag-travel para sa katuparan or magkaroon ng stability dito, maybe nasa pumapasok na ito sa isip mo. I don't know, something to do with pagta-travel. And anyway, I can see a lot of positivity pagdating dito with the Six of Cups. I can see you being happy. Ganyan. Alamin natin, ano naghihintay sa'yo dito sa pagta-travel na ito? Tell me please, for collectives. Ano naghihintay dito sa pagta-travel na ito? This is not you. Hindi ka nakaka-relate. Okay lang yun. May next time pa. So, ano naghihintay sa'yo dito sa pagta-travel na ito? Malaking pagbabago with over the Wheel of Fortune. Nakakita tayo ng mga offers sa'yo dito with the Page of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Especially with the Page of Cups and the Knight of Cups nandito. So, may mag... dito sa pagta-travel mo na ito, may offer kang mare-receive dito coming from the High Priestess. This could be a very spiritual person. Someone na very mature with the Emperor, bottom of the deck. Maybe someone na, you know, nasa mataas na position or someone na maybe has a lot of tao sa baba niya. So, this could be a boss, a manager, or someone na medyo mataas talaga ang kanyang position. And this is a very mature person, very spiritually matured na rin para sa iba. And with the Eight of Cups, I can see a future between the two of you dito sa person na ito. Kasi yung offer niya, pwedeng may kinalaman dito sa ending na nangyayari sa'yo. With the Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy na parang kailangan mo ng completely i-cut off or tapusin kasi may mas better na naghihintay sa'yo with the Knight, with the King of Cups and the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Maybe this is better partnership. Maybe this is may kinalaman dito sa pagpapatibay with the Strength card ng either ng estado mo sa buhay because this person could help you. May potential talaga na ito person na ito ay matulungan ka. And nagpatungkol doon yung offer niya. Tell me about the offer. Spirit guides, angel guides, what is the offer all about? So money to, susunod natin yung love mo. Tell me about the offer here, please. Spirit guides, angel guides, tell me about the offer, please. Spirit guides, angel guides. We do have the imprisonment. I feel like yung offer is minsan na nasabi or na-message sa'yo, kaya lang wala ka naman ginawa regarding dito. And actually malayo yung mararating mo pag sinunod mo yung offer niya with the distant horizon, and maybe yung iba sa inyo may kinalaman din yung offer sa pagta-travel, but I don't know, I can see a lot of opportunity waiting for you and a lot of changes na naghihintay sa iyo dahil dito sa taong to. Okay, so what is the advice?
for our collectives regarding this offer. Embrace the change. You know, bottom of the deck, we do have here change. I-embrace mo lang. To talaga ang pagbabago, kasama talaga sa buhay yan. And also, at the same time, kung gusto mong ma-reach yung opportunity or yung full potential mo, you have to be mature. You have to be mature in a way na main female and a child. Tanggalin mo itong pag-iisip ng immaturity and also, at the same time, embrace your responsibilities. Yun lang yun eh. Kung ano man yung mga responsibility na naghihintay sa'yo, sige lang, i-push mo lang. Eh, kumpara talaga dyan yan eh. No? Responsibility kasama naman talaga sa buhay yan. And also, at the same time, huwag tayo mag-expect. Tanggalin mo lang yung expectation. We do have your expectation. Yung iba kasi sa inyo, overthinking, no? Regarding the offer, regarding whatever sa buhay mo, tanggalin mo yung expectations, okay? And then yung iba sa inyo, nalulungkot, nasasaktan pag hindi nami-meet yung expectations na yan. So, yun yung pinaka-advice sa'yo. So, let's move on to your love life. This is for collectives. Anong naghihintay pagdating sa love sa'yo? Kunin muna natin ulit ang main energy mo for collectives. Ano naghihintay pagdating sa love sa'yo? For collectives, please. Ano naghihintay sa love pagdating sa'yo? Well, kunin muna natin ang main energy mo. Anong ang main energy ng ating collective? Take only what resonates. Thank you, spirit guides, angel guides. What do we have here for collective? Main energy. Okay, main energy mo is the dragonfly. You do have here be lighthearted, finding out things, coming to light, adopt, change, and heal. Iba sa inyo, maybe you are currently healing or may mga changes na nangyayari ngayon sa buhay mo. Pagdating sa love mo, maybe you are preparing for some kind of union with someone, or yung iba hindi mo naman ine-expect na magkakaroon ka ng union with someone, pero papunta ka talaga dun eh. I can see new love coming with a date, and yeah, or with the wedding rings, there's union here from the past. And you do have here self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, and love bombing. I don't know, pero sa sarili mo, parang may mga nakikita ka pang mali. Pero sa ngayon, nakikita natin na ini-embrace mo kung ano itong mga choices, healthy choices para sa'yo. Like, for example, yung iba sa inyo, maybe pagdating sa love, meron ka mga naiisip na negativity, pero tingin mo ito ay para sa'yo, tama para sa'yo, then pinupush mo lang ito. So, that's what I can see here. How about sa side ng person dito na possible na makakonect mo, which is nakikita natin as a new person. Tell me about the new person, please, for our collectives. Tell me about the new person, please, for our collectives. Okay, I can see a lot of happiness between you and this person. Sabihin na natin itong person na ito, I currently nasa sa success. Success siya ngayon ng buhay niya. So maybe this person could be very successful, very very stable with the palm tree. Maganda itong pinapakita dito sa person mo kasi financially stable siya, especially 'di ba kanina sinabi natin nasa mataas siyang posisyon. So definitely itong person na ito is financially stable, someone who is very abundant, someone na nakukuha ko ng mga bagay na gusto niya. And we do have your self indulgence. Definitely itong person na ito pwedeng naka-move on na siya dito sa stab in the back, which is a heartbreak or pain na naparamdam sa kanya na maybe you or the or other people sa buhay niya. But this person is completely nagkakaroon ng separation sa inyo ngayon itong person na to. But I can see na the more na mas minamahal ang person mo ang sarili niya, and I don't know what you're doing right now, pero nakikita mo pa negativity eh. Pero I can feel like this could be a soulmate potential kasi nagfo-focus siya sa sarili niya, pero the more na nagfo-focus siya sa sarili niya, the more nagkakaroon ng paglalapit sa inyong dalawa. I can see definitely a connection, communication, who is what, girl talk here, this is a communication between you and this person, kaya lang matatapos na yan. Why? Kasi with the seduction, I can see possible dating here, yeah. Attraction, flirting, and dating, hooking up, so I can see you dating. In the near future, pwedeng may pag-share pa nga ng coffee cup, which is pagkakape yan. Pagkakape in person, in real life. So, kung may communication na kayo nitong person na ito, in the near future, there's dating. Okay, na mangyayari sa inyo, pagkikita, possible pagkikita.
Any messages pagdating sa love for our collectives? Advice. Messages and advice, please. I can see here na kailangan you just have to go for it. The seduction is here. So, ituloy mo lang, i-push mo lang. Date this person. Seduce. Parang ganun. Itong person na ito. Kasi, with over the chaser, I feel like for some of you, I can see possible one night stand na mangyayari sa inyo nitong person na ito. But, don't feel bad about it. Yun lang. Huwag mong, with all your keys on a ring, this is signifying on one night stand. And also with the seduction and girl with the snake. Just open your heart dito sa person na to because possible that this is your soulmate. And with all your cassette. And I can see beautiful connection actually. Pwedeng lumabas na sa una or sa third party situation, but that would lead into nothing. Kasi pwedeng yung third party situation kung meron man. Let's clarify what's with the stab in the back. If there's a third party situation, I can see cutting off of the connection. Basta nagkakaroon na kayo ng dating. So possible na dumating ka muna sa buhay niya bago matapos yun sa isa. With the Grim Reaper, the relationship is over. I can see a third party relationship na natatapos. No second chances. Grow and transform your life. And we do have the sword and rose. So, kung makikita mo yan, parang itong sword na to is kina-cut off yung rose na yon, which is nakikita natin. That's a transformation. That's a change. And sumunod na card is the separation. So, I can definitely see someone here ending a third party situation para mag-give way sa connection ninyo. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo. Nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.